Una, painitin muna natin yung ating kawali kasi i-fry po muna natin yung ating fish para sa ganun eh hindi siya ganun kalansa. So, lagyan natin mantika at painitin. So, mainit na yung ating kawali. Lagyan na natin yung mga fish natin, yung ating mga small fish. So, bakit natin siya kailangang i-fry muna? Ang tingin ko kasi usually sa amin na, hindi na siya pinapa-fry ng amo ko. Pero ang tingin ko kasi, kaya yung sa iba pina-fry nila, para yung lansa, hindi siya masyadong malansa. Yung, meron tayong ginger, pero nuggets ko na, kasi na-try ko siya before, mas masarap siya kapag ipa-fry mo muna bago mo siya gagawing soup. So, much better if fry nyo na lang siya. Mas yummy kasi. So, ito mga makikita nyo, mga small fish siya. Kasi yung small fish dito, especially sa mga nasa Hong Kong, yung small fish, yun yung para sa soup. Yung malalaking fish, ibang luto na po siya. So, baligtarin na natin siya. It doesn't matter kung masira man siya kasi pag nilagay natin siya mamaya dun sa net, talagang magdudurog-durog din naman talaga siya. So, kailangan lang talaga natin siyang i-fry para dun sa yung lansa nga mawala. After natin i-fry yung ating fish, so i-prepare na natin yung other ingredients natin, katulad nitong potato, balat na natin silang lahat. Ang ginamit kong potato dito is 3 pieces lang. Kasi yung lalagyan na namin, ito lang yung sakto. So sa inyo, depende sa lalagyanan nyo kung saan nyo siya ilalagay na mag-fit silang lahat. So ito, 3 peraso. Tapos sa aking tomato, ganun din, 3 piraso lang rin. So, ito na kasi yung capacity talaga nung paglulutuan ko ng soup. So, hugasan lang, tapos ikakat din.
ito na yung ating gagamitin na net. Mabibili mo siya sa mga store like Park and Shop or kaya sa mga market sa yung mga Chinese market. Yung mga nagtitinda ng mga about sa soup. Yan, meron yan sila. So, aside sa ganito, kumbaga Park and Shop or yung sa mga Chinese store sa market, much better po sa market kasi mas mura sa kanila. Sa Park and Shop, medyo mahal siya. Before kasi doon ako bumibili. So, nanotice ko na mas mura pala siya doon sa mga Chinese store sa labas. So, ayan, malaki siya. Then, syempre, hugasan natin. Make sure natin na malinis bago natin siya gamitin sa ating soup. And makikita nyo dito, meron siyang tali ito. Pagbuhulin po natin para sure tayo na hindi siya sasabog kasi ito yung pinakagagawin nating tali mamaya. So, ayun na nga. Tapos na natin silang i-prepare. Pati yung fish na ilagay ko na siya sa loob ng net. So, ito na. Lalagay na lang natin.